todo para mayor. Ángel Gabriel, el sujeto de Dios, San Lázaro de Galilea, San Santa Ana, la palabra de María, se trata de la casada de José, Santa Ana, con Salipi y Jarico. Pagamos a Ángel, San Lázaro de Galilea, y nadie en él. Atúa, y cao, hay que abrir un mundo de ser Dios. Cuida, Ángel. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagalwiharan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang mabuti. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat inalulugdan ka ng Diyos. Bakit ito? Ikaw ay pamilihin isang dalat at siya'y tatawagin mo Jesus. Magiging kapila siya at tatawagin anak ng kapas-kapasa. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang apang si David. Paghahari siya sa ama niya ako magpakailan at ang kanyang paghahari ay walang sumagot ang Anghel, bawa sa iyo ang Espiritu Santo at lilinimang ka na kapangyarihan ng kataas-taas. Kaya't patalo ang ipamaanak mo at tatawagin anak ng Diyos. Ang matalo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y bao. Ngunit nagbihin siya sa kabila ng kanyang kalabdahan. Sa ngayon, ika-anim na buwan na kanyang pagdadala ng tao sapagkat wala hindi mapangyayari ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa atin ang iyong sinabi at ilisan siya na anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuuri na ang Espiritu. Muling magandang magapong sa inyong lahat. Happy Fiesta po para sa inyong lahat. Happy Fiesta po, Father. Ang iba pa yung Happy Fiesta lang. No? Dapat talaga masaya tayo, lalo na napakindahan ang napakaganda awit ng salmo na inawit sa araw ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Kaya dapat sa araw na ito, mas lalo tayong masaya. Lalo na inuunitan natin ang kapestahan ng mahal na rin Maria ng Rosario. Buti na lang, marami ang mapabalikan. Pero pula ang kalalakihan. Isang nagpapatunay ito na talaga tunay at si Berling Maria ang wala natin lahat. Mga kapatid, bago magsimula na ang Bibliya, para mas lalo ng paragdaban na ngayon ay kapistahan ni Berling Maria ng Rosario. Pwede ba kapiling na rin naman muna ang inyong mga katabi at kahit malayo, tingnan nyo lang na bigyan nyo ng napakaganda ng ngiti para masabi natin na masaya tayo sa araw na ito.
sapat yung sinaunang panahon. Kaya mga kapatid, minsan ang buhay natin sa mundo ay malagiang nakaranas ng iba't ibang uri ng pagbabago, maging mabuti man o masama. Kaibigan ito mga kapatid, ng maraming biyaya ating tinatamasa ang hindi maiwasan pagdating ng iba't ibang uri ng kasamaan, pagsubok, gaya ng mga digmaan, pagkasira ng pamilya, at higit sa lahat ang salita kahirapan. Dahil dito, isa sa mga pangunahing mensahe sa atin ng Santo Rosario ay ang salita kapayapaan. Kaya kung tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario, naway maramdaman natin ang salita kapayapaan. Yan po ang mensahe sa atin kung tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario, ang salitang kapayapaan. Noong taong 1977, sa himala ng Bernard Fatima, ito ang kanyang binika. Dasalin ang Santo Rosario araw-araw upang makamtan ang kapayapaan sa buong mundo. Kaya pag tayo ay nagdasal ng Santo Rosario, hindi lang kapayapaan natin, kundi kapayapaan ng buong mundo. Imagine natin yan. Isa ka lang na nagdasal ng Santo Rosario, pero ipinagdarasal mo pala ang buong mundo. Kaya sana, balikaw man sa ating lahat, lalo na ngayon ay buwan ng Santo Rosario. At mga kapatid, ang Santo Rosario ay umpisang panalangin din ng bawat pamilya para sa itatatag ito laban sa mga elemento na is sumira dito o minsan na is na sumira sa atin. Ang bida na ng Papa Pio, ikalaming dalawa, ang sabi na, walang anumang sigurado na paan para kamping ang biyaya ng Diyos ng bawat pamilya, kundi ang araw-araw na pagmimilay ng Santo Rosario. Dahil ang Santo Rosario ay panalangin ng bawat pamilya tungo kay Kristo kasama sinang Maria. At ito ang pinakamabisang sandigan laban sa mga pagsubo. Kaya kung tayo man ay sinusubo o nakaranas tayo pagsubo sa buhay, isa lang ang ating sandigan, ang manalangin ng Santo Rosario. Ngayon alam na natin kung ano ang dapat natin gawin kung tayo man ay sinusubo o kung tayo man ay nakaranas ng pagsubo sa buhay. At mga kapatid, isa pa na sinabi ni Padre Patrick Cator, ang pamilya ng nagdarasal ng sama-sama ay mananatili magkakasama. Kaya napakaganda na minsan
sa loob ng tahanan, dasalin din natin ang Santo Rosario kung gusto natin na ang pamilya natin ay sama-sama at mananatili magkakasama. Siya po ay nagsabi rin sa atin ni Padre Patrick. Kaya mga kapatid, naway mapalumbalik ng bawang pamilya ng Pilipino ang pagdarasal ng Santo Rosario. At naway ay maging sandigan natin ang debosyon nitong Santo Rosario tulad ng maraming banal na ngayon ay nagdiriwang na sila sa pili ng ating Panginoong Diyos. At naway, magpunganawa ang ating debosyon sa ibayong pagbabago sa ating buhay kung saan tulad ni Maria ay mag-iaalay natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Kaya makapagin sa araw na ito, palangasin natin ang ating panalangin, ang ating pananampalataya, at higit sa lahat ang ating pagdedebosyon kay Ninang Rosario. Nanawal, tulungan tayo, lalo-lalo na ang bawat pamilya at ang ating mga kaibigan, umiling tayo sa ating Ninang Maria. Nanawal, makamtan natin ang ating mga mipiling sa buhay. Mahal na kami Maria at Rosario, ipanalangin mo. Magsitayo po.